Yes po, magandang morning po. Dito Jeff Chang, Mr. Johnson at sa ating mga taga-subaybay. At ito lang po ang update natin dito po sa bagong bagyo natin na huli pong namataan sa layong 1,055 kilometers silangan ng dulong Hilagang Luzon. Ito po ay nagtataglay ng hangin aabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Mamayang hapon po, inaasahan ito ay nasa layong 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Dahil po sa layo ng bagyong Obet, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit, base sa ating latest track, ito ay makaka-epekto dito sa ating bansa, especially just sa northern Luzon ulit ngayong ang darating na weekend. Kaya ngayon pala, habang maaga, ay pinaghahanda na natin ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong bagyong si Obet. Sa ngayon po, Shearline at Southwestern Surface Wind Flow ang nagdudulot ngayon ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dyan po sa Batanes, Cagayan, kasama na Mabuyan Island, Ilocos Norte, Apayao at Eastern Visayas. Dito naman po sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa ay makaasa po ng pangkalatang maaliwara sa panahon maliban po sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Tito Jeff, ngayong araw ay nakataas pa rin ang gale warning natin sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama na Mabuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan may isda at may mga maliliit sa sakyang pandagat na huwag po munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malaking pag-alon. Ang susunod na update natin kay Bagyong Obet ay ilalabas natin mamayang alas 11 ng umaga. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Raymond Ordinario nag-uulan. Thank you very much, Tito Raymond Ordinario mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.